Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ano na naman po ba itong pinapakalat ng mga Armin na tinapon nga po raw ni Main Polkerson ang singsing na binigay ni Richard Polkerson Jr. Ito yung sinasabi na naman natin, mga ka-Aldab, na para lang po mapagtakpan at para lang po wag pag-usapan, gagawa po sila ng ingay. E paano naman pong itatapon? E naandyan si Father Jeff. Ibig sabihin, naandyan din po si Richard Polkerson. Hindi nga lang po talaga pinalabas ng Itbulaga. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka lagi nababas eh, dahil sa mga sinasabi mong hindi naman daw po kapanipaniwala. Okay lang, nirerespeto ko naman po yun at ginagalang. Kaya may kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon sa bagay na yan. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, sinasabi ko lang naman po yung gusto nyo pong malaman. At syempre, yung mga kaganapan po sa real life couple. Di po ba? Pero syempre, wala naman po tayo sa posisyon para ipilit yan. Di po ba? Ang sa akin lang, mapapaisip po sila rito pag dumaan po sa channel natin. Marami tuloy na gulat na bigla, oh, bakit nandyan si Father Jeff? Anong meron? Di po ba? Siyempre, kumpisal. Di po ba? Magkukumpisal po yung mga taong dumaan sa sarsuela. Yung tipong tatapusin nila yung taon na to na wala po silang kasalanan. Yung tipong lahat ng mga ginawa nilang masama na hindi po talaga kaaya-aya sa Aldab Nation, ikukumpisal na nila yan kay Father Jeff. Real talk to, mga ka-Aldab. Ito yung sinasabi ko sa mga bulag at bingi sa katotohanan na dumarating po talaga yung point na yan. Nakakagulat po, di po ba? Tama naman po tayo eh. Yun ang sinasabi natin, mga ka-Aldab, na hindi daw po pupunta na si Father Jeff sa Itbulaga dahil wala na nga po daw ang Aldab. Dahil tuluyan na nga po daw nagkarelasyon si Main Polkerson kay Father Jeff. Yan po yung pinupunto nila. Kaya po nung lumabas si Father Jeff sa Itbulaga, marami po ang nagtaas na naman ang kilay. Marami po ang mga taong nagsasabi na masaya na naman ang Aldab Nation kasi sasabihin nila na andyan si Richard Polkerson sa loob ng dressing room, sa backstage, may naririnig ng mga pangapangalan, may mga, itong mga Aldab Nation na to kasi may naririnig sila na hindi po natin naririnig. May nakikita po sila na hindi po daw nila natin nakikita. Ito yung mga main fanatics sa Tarmin. Uulitin ko lang po i-remind ko na lang po sa mga baguhan pa lang po sa channel ko, sa mga bumibisita at napapadaan lang. Napakabigat po ng issue kay Mr. Spotted. Kaya po dinadaan niya na lang sa sipag sa pag-post ngayon sa social media. Nangangatwiran pa po siya. Pero hindi po siya pinagtatanggol ni Ibyang. Kasi alam ni Ibyang na kung magsasalita siya, mas marami maapektuhan. Baka pati siya ibas eh. Di po ba? Nababas na nga yung anak niya. Baka siya mabash pa. Real talk naman, mga Aldab, kasi hinihintay lang ng mga main fanatics na magsalita yan eh. Kapag nagsalita si Ibyang, wala na, gulo na, di po ba? Kaya matalino rin po talaga. Siyempre kasi pag naging congressman po kayo, marami na kayong kukuha kayo talaga ng consultant eh. Yung tipong ano nga po ba yung dapat kong gawin, etc. etc. Di po ba? Kaya tahimik si Ibyang kasi once na mag-react yan, sasabihin talaga siyang manggagamit. Di po ba? Nasa na yung sinabi mo, nasa na yung mga pangako mo na hindi ka padadala, kumbaga galit na galit nga yan, mga ka-Aldab. Ay, so sabi ko sa inyo, mga ka-Aldab, yung meeting di avance sa District 1. Base na ito, base po ito sa mga main fanatics na pumunta ron, na narinig po nila ng lahat-lahat ng sinabi. Kaya nga po, dismayado po talaga sila sa naganap na, kumbaga, investment scam, yung Maharlika. Kasi wala eh, nabaliwala po talaga lahat ang sinabi. Artista po talaga, yun tinasabi kong scripted, di po ba? Scripted po talaga yung sinabi ni Ibyang.
eh ayaw naman po nilang maniwala. Ina-expect nila na hindi naman porket artista gagawin na. Eh nangyari na. Ano kaya yung reaksyon nila? Di po ba naganap yung dapat na hindi maganap? Nangyari yung hindi dapat mangyari. Wala na, hindi na nila maibabalik. Kaya dito po sila tumututok. Parang sinasabi nila, basagin natin ang basagin yung Aldab, gumawa tayo ng issue, sabihin natin na ganito, sabihin natin ganyan. Di po ba? Siyempre, mga main fanatics, maniniwala yan, etc. Para lang pong mawala yung issue, malipat yung issue. Eh, ang problema nandun si Father Jeff. Di po ba? Hindi nila ine-expect na biglang susulpot o naandun pala. Kaya common sense na lang ha, sa mga taong hindi po nagegets yung ina-update natin, sa mga nahihirapan pong umintindi, eh pasyensya na po kayo, kasi sabi ko nga po sa inyo, kung updated po kayo sa channel ko, eh madali po tayong magkakaintindihan, lalong lalo na po kung isa po kayong true-blooded Aldab Nation, di po ba? Kaya nga po mga Aldab, nung nakita ko yung post ni Father Jeff kasama si Mengay, si Ninong Wally, masayang masaya na ako, di po ba? Kasi sino nga po ba yung kulang? Si Alden. Real to, kaya nga po napasabi kami ng mga Aldab Nation, oops, sigurado 101% na andyan si Richard Polkerson sa loob po ng APT Studio. Di po ba? Well, syempre marami magre-react, marami magko-commento na, oh, Mr. Destiny, fake news ka na naman, gumagawa ka na naman ng usapin na hindi dapat, gumagawa ka na naman ng mga hindi kaaya-aya, yung ganito, yung ganyan, di po ba? Gumagawa ka na naman para makuha mo yung simpatya ng iba. Ito yung sinasabi ko, mga ka-Aldab, na never po tayong nanlinlang, never po tayong kumbaga gumawa ng issue para lang po kumbaga masira sila. Eh sila rin naman po yung gumagawa, eh di po ba? Yung tadhana rin po yung gumagawa para masira po sila. Tadhana rin po yung kumikilos para matuluyang masira ang Armin, ang Sarsuela. Gaya ngayon, maraming mga Armin ang bumaliktad na. Ibig kong sabihin, nag-main fanatics na lang sila. Hindi na sila susuporta kay Mr. Spotted, ano man daw po yung gawin nito, hindi na, boycott na rin po daw yata nila ang pelikula nito, eh. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Kaya nga po hindi nagsasalita si Ibiang, eh. Hinahayaan niya lang, kasi baka kung sakasakali may masabi siya na hindi maganda, eh lalong mag-trigger ang Aldab Nation o ang mga main fanatics sa Tarmain. Dahil totoo naman po na kung di po talaga sa mga main fanatics, hindi naman po talaga nila iboboto si Ibiang, si Mr. Spate. Totoo naman po, eh, di ba? Parang si Ibiang na rin po yung nagmamanipula. Yung tipong siya po yung gagalaw, siya po yung magsasalita. Nagmisto lang, nasa gilid lang po, eh. Siya po yung pinakamaraming kumbaga sinasabi sa meeting di Avanci po nila. Biruin mo, dalawa na magsasalita, si Ibiang tsaka si Mr. Spotted Gum. Hindi ba naman manalo yan? Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Kaya eto na, eto na yung nangyari. Kaya kaawa-awa po talaga yung mga bumoto, yung nagsimpatya kay Mr. Spotted sa bandang huli. Dumating din yung point na wala, lahat ng sinabi niya kinain niya, lahat ng mga gusto niyang iparating na wala na. Di po ba? Kaya sino pa po yung magtitiwala? Sino pa po ba yung makikinig po sa kanila? Lalo na po yung mga taong talagang bumuhos ng suporta tapos bumaliktad. Di po ba? Although sabi natin, Mr. Destiny, paulit-ulit ka naman, para lang po i-remind sa kanila na mali po talaga yung ginawa ni Mr. Spotted sa mga main fanatics na sumuporta. Po ba? Ulitin ko lang po ha, na andyan po si Father Jeff sa Itbulaga. Ibig sabihin lang po niyan, eh naandyan po si Richard Polkerson. Sa mga ayaw maniwala, sa mga nagsasabing fake news ako, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Kumbaga, kayo na lang po bahala mag-komento kung ano man po yung mga sa tingin po ninyo tama,
nire-respeto yan ni Mr. Destiny at ginagalang. At kung gusto niyo naman po pa ituloy yung mga updates natin, eh lagi lang po kayong tututok dito sa channel natin para updated po kayo sa mga latest pa pong video na ilalabas po natin.